What's up guys, nakita niyo kung paano natin na ginawa yung nakita niyo yung parang yung mga transition na madalas kong gamitin sa ating mga vlog. So yun, normal kasi yun ng mga kadalasang ginagamit kong mga transition. And dalawang editor nga ang ginagamit sa vlog. Minsan gumagamit ako ng Filmora sa ating PC. And pag nasa labas naman tayo, nag-edit ako ng aking mga video at ng ating mga vlog using KineMaster dito sa ating mobile. So yung ituturo ko sa inyo ay yung transition na ginagawa ko pag nasa labas tayo using KineMaster. Yun nga yung zoom in transition. Kung paano ko ba ginagawa yun. So yun, yung ituturo ko sa inyo. Ang transition kasi mahalaga siya sa mga, mahalaga talaga siya sa vlog para magkaroon ng buhay yung ating vlog. Hindi pangit kasi pagtingnan pag basta lang yung dumadaan yung ating mga video, yung ating mga ano, parang nagmumukha lang siyang ano, parang nagmumukha siyang PowerPoint presentation pag hindi talaga siya nilagyan ng maayos na transition. Kung sa PowerPoint nga, nagalagay din ng transition para magkaroon ng effects, magkaroon ng buhay yung ating mga video, yung ating mga vlog. So mahalaga talaga itong transition ito, kaya ito dapat talaga matutunan. I'm not an expert, pero I will share to you guys yung kunti ko nalalaman kung paano ko ginagawa yung mga transition. So yun, let's go. Ano, na inopen natin yung KineMaster. Dito na ito yung madalas nating gamitin sa pag-edit ng video. So ayan, mag-open tayo nitong nitong project and then 16:9 para sa ating YouTube. Ayan. Kapag na-open na yan, you will choose the video na gusto mong i gawa ng zoom in na transition. So ayan, for example, kukuha tayo ng bit ng kukuha tayo ng file na gagawa natin ng zoom in transition. So ayan, dito tayo kukuha sa converted yan, dahil may mga converted file na tayo dito. Yan, medyo ano kasi ngayon ng KineMaster, medyo meron kasi siyang nire-record na nire-record na resolution ng video. Pag medyo mataas kasi yung video, hindi na siya tinatanggap, kaya kailangan mo talaga siyang i-convert ngayon. So ipipili tayo, for example, itong video ito na nagkikwentuhan kami. So yan, ito yung video na napili natin. Sinatanggol natin yung tatay eh. Sensual. At i-silent lang para hindi natin marinig yung sound. So yan, pili tayo. So yung video na napili natin, gagawin natin ng ano, zoom in transition. So yan, for example, ito yung gagawa natin ng ano, ng zoom in transition. Yung yung hawak na baso nung kasamahan namin si Jeffrey. So ayan, pare, nagpe-play na siya. I-click lang natin tong video, then tong tong cropping, pero cropping kasi siya, para yung ayan, magiging zoom din siya. Tatay din sa isa. Mali pala.
Ah, dito pati ko to sa end. Yan, sa end. Yan, dahil nandiyan yung baso eh. Yan, yung baso. So, dyan tayo sa end, tapos zoom natin siya. Sa end, natin itong zoom siya siya. Yung hanggang ko nung zoom na kaya natin. Ayan. Bale, nakasoom na yung baso, no? Punta tayo ulit yan. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, nagsusoom na siya. Unti-unti siya nagsusoom papalapit doon sa baso na hawak ni Jeffrey, yung kasama natin. So, yan, yan. Ngayon, ika-capture natin yan, guys. Para mapunta siya sa ating file. Then, exit muna tayo dito sa ating KineMaster. Then, punta tayo dito sa ating Pixel Lab. So, yan. I-download nyo lang yung Pixel Lab, guys. Dito tayo ngayon mag-e-edit nung kinapture natin. Yan. Ating, ano ito yung size. Gawin natin na YouTube thumbnail size. Delete natin itong new text. Then i-import natin dito yung kinapture natin kanina. So yan. Yan yung kinapture natin kanina. Import natin yan dyan. Yan. Tapos hanapin natin yung erase. Yan yung eraser. Then i-erase natin ngayon yung baso na hawak. Zoom lang natin ng konti. Para dito may hirapang mag erase natin ngayon yan yung baso. So, okay na. Ayan. Makita nyo, ini-erase natin yan, guys. Diyan natin papasukin ngayon yung transition, yung sunod na video. So, yan. Tapos, punta tayo dito. Hanapin yung transparent. Diyan para mag-transparent siya. Para magsisilbing green screen siya. Tapos, save natin. Export natin ulit. Save to gallery. Yan, tapos balik ulit tayo doon sa ating KineMaster. So, yun. Dito sa KineMaster, hanap tayo ng video na gusto natin palabasin doon sa ating ginawang pang zoom in transition natin. For example, itong video ko na to. Yan, palabasin natin. Sound. So, yun. Yan, palalabasin natin ito. So, ngayon, ilalagay natin dito. Ilalagay natin ngayon yung ating tinilit. Dilit na, trim natin yung sobra. So, yan. Makita nyo, nandiyan na yan, di ba? Ngayon, natin itong i-adjust natin yan. Yan. Zoom natin ngayon siya. Yan. Simple lang eh. Lumabas na yung video na naglalakad ako. So, yan. Zoom ulit natin. Zoom ulit. So, yan. Hanggang sa tuloy na siya lumabas. Makikita nyo unti-unti lumalapit yung sa ating zoom. So yan. Yan o, diba? O, lupet. Yan siya sabi. So yan. Tapos pwede kayo mag-additional ng text. Kung ano, pwede kayo mag-additional text dyan. Layer natin. Subscribe. Mag-aari yung subscribe. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. In animation, wala right. Tapos para magkaroon ulit ang buhay,
Meron siya ng transition. I-layer naman natin. Lagay tayo ng overlay. Yung overlay na medyo smoke-smoke pa. So yan, bawa to yan. Lagay dyan. Lumabas siya. Ayun, di ba? Kapit. Oh. Oh. Meron ng buhay ngayon yung ating ano. Oh. Meron ng buhay ngayon yung ating may channel, di ba? So yan, subscribe nila yung channel natin, guys. So yan, oh. Oh, lupit. Oh, di ba? Oh. So, pwede natin siyang i-export. Export natin siya. Ayan, export natin. Exporting project na. So, yun. Okay na siya ngayon. Nandito siya ngayon sa gallery mo, pwede nyo nang i-upload. So yo, what's up guys? So yun, napanood na ninyo kung paano natin ginagawa yung isa sa mga transition na ginagamit natin sa ating vlog. So yun, using KineMaster. Bali, dalawa kasi ang ginagamit kong editor nga, gaya sinabi ko sa unang video. Dalawang editor ang ginagamit ko, yung isa is Filmora sa PC. Mas maganda kasi talaga mag-edit sa PC, sa mas kontrolado mo yung bawat galaw ng ano, compare sa KineMaster. Yung KineMaster kasi ginagamit ko lang siya pag nasa labas tayo, yung vlog natin sa labas, tapos diretso edit yun sa sakyan na ako nag-edit. So yun, mahalaga paggamit ng transition guys. Ang transition kasi parang binibigyan niya ng buhay, binibigyan niya ng kulay yung vlog natin, yung ating mga video. Tapos syempre, isa pa rin sa nagalagay ng buhay sa ating mga vlog guys, yung paglalapat ng mga sound effects. So yun, sa susunod na video, try natin ituro yung paglalagay ng mga sound effects sa ating mga vlog. And yung mga overlay nya. So yun. I hope guys na may natutunan kayo dito sa ating video. And yun, please support our channel. Please subscribe and click the bell button para lagi update sa mga video. So yun, dito na muli. This is Ebos Vlog.